Taong 1994, kung hindi ako nagkakamali, ay nagsisimula ang radio sa amin sa Mindoro, may bagong bukas na radio. Ito ay pag-aari ng Apostolico Vicariato ng San Jose. At ang palagi naming napakikinggan ay ang mga salitang, Panginoon, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo'y ihuhulog ko ang lambat. Sabay sabing, kayo'y nakikinig sa DZVT 1395 sa pihitan ng inyong mga radyo. Sa mga medyo naabutan pa yung panahon ng radyo, yung REMS Radio, yan yung madalas na pinapakinggan nung kami mga bata pa, mga kabataan namin. Ito ay motto ng aming kauna-unahang obispo sa aming bikaryato, si Bishop Vicente Manuel, SVD. At sumunod sa kanya, si Bishop Antonio Palang, ang kanyang motto naman ay Duc in Altum. Ibig sabihin, pumalaot kayo. At yung dalawang katagang iyon, yung dalawang motto na iyon, ay makikita natin sa Ebanghelyo ngayong linggong ito. Mga kapatid, tingnan muna natin yung konteksto ng ating Ebanghelyo. Ang ating Panginoon, kung natatandaan ninyo, matapos siya sa binyagan, ay sinimulan niya ang pagpapahayag ng mabuting balita. Gumawa na siya ng mga kababalaghan, pinagaling ang mga may sakit at iba pa. Medyo sumisikat na ang ating Panginoon. At nung isang linggo, ating napakinggan kung papaano naman siyang pinagtabuyan ng kanyang mga kababayan dahil hindi nila tanggap ang kanyang mga sinabi. At ngayon, ating napakinggan na dumating ang mga tao at pinagkalumpunan si Jesus sapagkat nais nilang marinig ang kanyang mga sinasabi. Kung sa panahon ngayon, nagiging viral na ang ating Panginoon. Sumisikat na siya, marami na siyang mga followers, at talagang pinupuntahan na siya kahit saan man siya pumunta. Kahit saan siya nandoon, ay palaging may mga tao at sinusundan siya kahit saan. Kung kaya nga sa ating mga pagbasa ngayon, iisa yung tema na ipinapakita sa atin mula sa unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Isaias, sa pangalawang pagbasa, at sa ating Ebanghelyo. Ito yung pagtawag ng Panginoon. Nagsisimula ng Panginoon na ipalaganap ang mabuting balita. Alam niya na darating ang panahon, iiwan niya ang mundong ito. Kaya nagsimula na siyang tumawag ng mga tao na siyang magiging tagapagpahayag ng mabuting balita. At papaano bang tumawag ang ating Panginoon? Una, ang pagtawag ng Panginoon, tinatawag ng Panginoon hindi lamang yung mga karapat-dapat, subalit yung mga taong tanggap ang kanilang kakulangan at kasalanan. Sabi nga sa wikang Ingles, God does not call the qualified, but He qualifies the called. Hindi lamang yung mga karapat-dapat ang tinatawag ng Panginoon, subalit pinapagindapat ng Panginoon ang kanyang mga tinatawag. At sa unang pagbasa ay inamin ni Isaias, ang sabi niya, mapapahamak ako sapagkat ako'y isang makasalanang nakakita sa Panginoon. At tinugon siya ng isang anghel, at ang sabi, wala ka ng sala, napawi na ang mga kasalanan mo. Sa pangalawang pagbasa ay nasambit naman ni San Pablo, ako'y hindi karapat-dapat na tawaging apostol. Subalit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y naging apostol. At sa ating Ebanghelyo, si Pedro naman yung nagsabing, lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. At sinabi ni Jesus, huwag kang matakot, mula ngayon'y magiging mamamalakaya ka ng mga tao. Ang tinatawag ng Diyos ay hindi lamang yung mga karapat-dapat, subalit ang mga taong tanggap ang kanilang kakulangan at kasalanan. Pangalawa, ang tinatawag ng Diyos ay ang mga taong handang tumugon. Sa unang pagbasa ay napakinggan natin ang tugon ni Isaias sa tanong na, sino ang aking ipapadala? Sino ang aking susuguin? At ang kanyang sagot, narito po ako, ako ang isugo ninyo. Sa ikalawang pagbasa ay nasambit ni San Pablo, hindi nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpagal ako ng higit kanino man. At siyempre sa ating Ebanghelyo ang ating napakinggan, nang maitabay na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Papaanong tumawag ang ating Panginoon? Una, tinatawag niya hindi lamang yung mga karapat-dapat, bagkos yung mga taong tanggap ang kanilang kakulangan at kasalanan. Pangalawa, tinatawag ng Diyos ay ang mga taong handang tumugon sa Kanya.
medyo may negative connotation lang yung salitang tinawag na siya ng Diyos. Madalas ating napapakinggan ito kapag ka merong namatay at ang ating binabanggit, tinawag na siya ng Diyos. Subalit ang bawat isa sa atin mga kapatid ay tinawag ng Diyos. Ang tanong, sa panahon natin ngayon, sino ang tinatawag ng Diyos para maging mamamalakaya ng mga tao? Sino ang mga tinatawag na ipagpatuloy ang misyon ng ating Panginoon? Ang sagot, tayo pong lahat. Lalo't higit ang mga katanggap ng sakramento ng binyag. Sa pamamagitan ng tinanggap nating sakramento ng binyag, ang bawat Kristiyano, ang bawat Katoliko ay meron ng karapatan at obligasyon na ipalaganap ang mabuting balita. Karapatan ninyo yan. Karapatan ninyo na ipahayag ang mabuting balita. At bukod sa karapatan, ito po'y obligasyon din ng bawat isang Katoliko. Sabi nga ni Papa Francisco, "We should not wait to be perfect in order to answer God's call." Opo, hindi tayo karapat-dapat, pero hindi naman tayo mga masasamang tao. Tayo ay pinapagintapat ng Diyos. Kaya lang minsan, tayo mga Katoliko, marami tayong dahilan. Mamaya na ako magsisimba, o sa isang linggo na lang ako magsisimba. Next year na lang ako mangungumpisal. O kaya naman, sa isang buwan ko na lang kakausapin yung kaaway ko. Papaano ba tayo magiging mamamalakaya ng mga tao? Hindi natin kinakailangang ipagyabang. Hindi kinakailangang ipromote. Katulad ng mga pagbebenta ng mga produkto na kinakailangang may commercial o ipromote. Sabi nga nila, Christianity is not about promotion, but it is about attraction. Sa pamamagitan ng ating mga ginagawa, kahit saan man tayo, empleyado ka ng gobyerno, magsasaka ka, mangingisda ka, ito ang iyong trabaho, estudyante ka, magulang ka, tayo ay tinatawagan ng Panginoon na ipahayag ang mabuting balita kung saan man tayo nanduroon ngayon. Sa pamamagitan ng pagiging mabuting Kristiyano, pagiging mabuting Katoliko. Mas marami tayong mahihimok na maging Katoliko, na maging Kristiyano, hindi sa promotion, kundi sa attraction. Pag nakikita nila na masaya ang maging Katoliko. Pag nakikita nila na ang mga ngiti, paglabas natin ng simbahan, pag-uwi natin sa ating mga bahay, bagamat sino man o anuman ang problemang naghihintay sa atin, sa ating pag-uwi, makikita ng mga taong naghihintay na tayo ay galing sa simbahan. Mga simpleng pamamaraan. At ito rin yung hamon natin mga kapatid sa mga kabataan na nagnanais tumugon sa tawag ng ating Panginoon, hindi lamang sa buhay relihiyoso, kundi sa buhay pagpapari, pagiging misyonero. Ang iba sa atin, patumpik-tumpik, matagal bago tumugon. Ang sabi ni Pope Francis, "It will not fill our hearts if we keep standing by the window with the excuse of waiting for the right time without accepting this very day the risk of making a decision." Huwag na tayo maghintay ng tamang panahon. Ang sabi, ang bukasyon ay ngayon na. Ang misyon ng mga Kristiyano ay ngayon na, hindi pa bukas. Mga kapatid, tinatawagan ng Diyos ang bawat isang Katoliko, ang bawat isang Kristiyano, hindi dahil tayo ay karapat-dapat, subalit tayo ay Kanyang pinapagindapat. Magsitayo tayong lahat, ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya.